tambay kayo, magkaiba pa rin kayo. Kapag yung tab mark nyo, magkaiba pa rin. Diba? So, unique tayo lahat. Tama po ba? Ayan. So, kung tayo maghahanap ng katulad nyo, kasi walang ganun. Okay? So, sabi po dito sa outline natin, meron po daw 4 basic personality types. Ano po yun? Number 1 ay daan. Number 2, the locus. Number 3, the badger. And number 4 is the lizard. Okay, so simulan na po natin. Ano po yung una? Daan. Anong Tagalog na an? Langgam. Okay, so yung mga langgam, kung mapapansin po natin, grupo-grupo po sila, diba? Tsaka may pag nag-umongalekta po sila ng mga pagkain nila, diba po, straight na straight? Diba po? Nakakita na kayo nun? Nakakita naman tayo nun, diba? Pag ganyan, straight na straight sila. Tapos pag kapansin ninyo, maglagay kayo na kunwari isang bagay dyan. Hindi mahati yung line, mahati yung line na yun. Pero mamaya, gagawa ulit yun, tapos pupunta ulit sila sa line na yun. So, napaka, ano nila, goal-oriented. Sabihan natin, goal-oriented. Goal-oriented. So, pag ba yung mga goal, eto, sige, ito na natin. Yung daan, nagre-represent lang po itong ano ah, itong daan na to. Hindi ibig sabihin lang lang tayo. Nare-represent lang po ito yung anong klaseng personality po. Yung itong first nating personality. Okay, so yung daan daw po, kung ikaw ay daan, driver ka. The driver. Hindi po yung driver sa ano ah, sasakyan. The driver. Ibig sabihin, ikaw yung nagbibigay ng motivation. Kumbaga, driven ka. Okay? So, the goal-oriented person. Ang number 2 ay locus. Okay. Locus, ito po, maraming mga ganito, the locus. Sila po yung networker. Hindi po yung networker na ano ah, yung networking. Yun. Pero pwede po yun. Pag ganun yung personality mo, tapos nag-networker ka ba, ang galing mo. Ito yung mga sales person. Okay. So, the promotional party personality. Ito yung mga, sige sabihin na natin, ito yung mga mahihilig talaga sa mga social life, mga party-party, ganyan. Gusto nyo makipag-usap sa mga tao. Okay, ganito po ito. I networker. Ibig sabihin po ng I is influence. Influence personality. Ang characteristic po nila ay can stand to be alone. Ayaw nila nang mag-iisa lang sila. Ganun pa ba? Ganun yung personality. Ganun, wala naman. Okay. So, cannot stand to be alone but thrives of being part of a network or a group. Ganun ba kayong classmates? Kunwari, grupo ng tao. Pag nilagay mo yung locus doon, sila yung talagang kakausap ng tao. Sila yung ano. Kasi minsan may mga tao, pag nilagay mo yung isang grupo na wala silang kilala, pero yung locus hindi. Sila yung mga talagang, yung pangalan mo, ganyan sa kanya patera. Ganun. Okay po ba? Nagkakaroon po ba tayo ng idea? Okay. So, locus po yun. And, ang motivation po ng locus ay recognition. Okay? Pag hindi mo sila na-recognize, medyo, ano sila, hindi sila na mag-motivate. So, dapat i-recognize din sila. Okay? Maintindihan niyo po ba? Bali po, medyo pasok tong topic na to sa akin kasi psychology nga po yung natapos ko. Ito yung mga pinag-aaralan namin. Okay po? So, may mga ganun pong tao. Okay? Yung mga locus po ay friendly, outgoing, persuasive, and confident. Ayan, mga confident yan. Pag binigyan mo ng mic yan, sa stage, magkasalita kung sakit na talaga. Wala silang ano, hindi sila din ang bias. Okay? And basic interest nila ay people. Okay? Kasi people-oriented sila. Kanina yung at ay anong oriented nila? Goal-oriented. Yung locus ay people-oriented. Okay? Number 3 po, the badger. Okay? Nakikita mo niyo po yung picture. Ito yung badger. Feeling ko parang walang badger sa Philippines. Anyway, the badger po, the relationship builder. Okay po? And team player personality. Ito po yung mga taong pag nasa grupo po sila, pag binigyan mo sila ng project,
talagang ano sila doon, committed sila. Team player kasi sila eh. Okay? And S, relationship builder. Ibig sabihin ng S ay steadiness, personality. Okay? So, characteristics po ng mga badger ay more comfortable with the safe environment of the rocks than with the aggressive directness of the ants. Meaning, meron po yung mga taong gusto nila yung ano lang, yung standard lang. Okay? Ito yung mga taong gusto lang ng nga, yung relationship lang, kalma lang tayo, ganyan lang tayo, anong bang gagawin natin? Kung anong gagawin natin, anong gagawin natin? Hindi sila hindi sila mahilig mag-isip ng out of the box. Okay po ba? Nag-gets ko po ba? Okay, and motivated po mga badger na to pag binibigyan mo sila ng appreciation, pag na-appreciate mo sila. Okay? Ito yung mga taong lang may bigay ng example dito kasi minsan lang ano to eh, kumbaga may mga badger, ayun nga ito yung mga badger na team player na, ibig sabihin ng team player yung gusto na yung kilos lang ng kilos. Okay? Yung hindi sila masalita, kikilos ka agad yan. Pag binigyan mo ng instruction, gagawin ka agad nila. Okay po ba? Okay po? Okay. And basic intent po to support. Kasi nga po, supportive sila. Kumbaga team player nga sila eh. So, very supportive sila. Kung ano yung goal ng team, yun yung gagawin nila. Okay? And 70% po, na, based sa ating outline, 70% po ng mga tao ay okay po. Okay, mamaya po, example po dito, kilala nyo po si Joe po. Si Brother Joven Torres. Yun, isa po siyang ano, ewan ko, feeling ko isa sa mga malakas na personality niya yung badger. Kasi napaka team player na ano, pag binigyan mo ng ano yun, ng na magpapasuyo ka sa kanya, talagang gagawin niya. Very servant. Okay po? Okay. Ito yung mga analyzer or perfectionist personality. Yan, mga nakaka-artist na. Perfectionist ka ba? For example, pag may assignment ka ba, gusto mo yung perfect. Kung walang mali. Ayan, kasi happy. Yan, pag may project ka ba, gusto mo yung ano ka, yung talagang napaka-organized, yung mga taong gano'n ka, mahilig mag-isa lang. Diba, pag pumunta sila sa mall na ikaw lang, siya lang mag-isa, okay lang sa kanya. So, yung kausap niya si Lord, yan. So, gusto niya yung mahilig lang siya mag-isa, okay? And, yan, he prefers to be alone and to prove the cracks and crevices of a dwelling until he can get into the kingdom's king's palace. Okay? And itong, yung Lisa din po, sila po yung C, the analyzer. Yung sabihin po ng C ay compliant. Mamaya po, emphasis po nito, structuring the environment to produce products and services that meet high standards. Isa po sa mga karakteristik talaga ng leader, napaka-perfectionist na nila. And being perfectionist, sobrang high nung standard nila. For example, itong mga leader, kunwari, babae ka, tapos leader ka pa. Minsan, ang high nung standard mo, kung tamang pipili ka lang kunwari ng boyfriend mo, ang high ng standards ng boyfriend mo. Kasi nga, perfectionist ka eh. Kaya gusto mo yung gusto mo bako, gusto mo matangas ilong, gusto mo kulay green yung mata, gusto mo napaka-perfectionist talaga na minahanap mo. Okay po? Nakakalayin ko ba? So, ganun po. Lizard po niya. Perfectionist. Strong will. Ito nga, ayaw nila yung napabali yung decision nila. And goal-oriented. Okay? Gets the job done. And practical din po. And mga weakness naman po ng mga ant, ito, kadalasan, impatient po sila, and rude. Ang sinabing rude? Rude. Ayan nga, si Duterte, diba? Medyo rude siya. Diba? Pag tamang kinorek siya, talagang, ano niya yun, magiging impatient siya talagang rude.
and hot temper. Okay. Then, uminit ang ulo. Sabihin ko na isang characteristic. Actually, yung friendly. Okay. So, strength ko ng locus, confident. People-oriented. Okay. Optimistic. Compassionate and caring. Okay? Pag tamang medyo maawin ka, medyo, yun na, maawin ka yun. Yung mga locus. Friendly and outgoing. Madali silang bumalik sa tao. And persuasive. Weakness naman po ng mga locus. Ayan, tend to be egotistical. Okay, ano nga ba egotistical? Anyway, kamaya. Exaggerates the truth. Okay, may be undependable. Kasi nga minsan, itong mga locus na to, so sobrang dal-dal nila, pag nag-open ka sa kanila ng parang secret mo, minsan alam na ng ano, alam na ng ibang kasama mo yung sinabi mo sa kanya. Kasi nga, madal-dal siya. Diba? So, ito makikus, siya yung madal-dal. Siya yung salita ng salita, kapag yung kausap niya yung katabi niya, uy, gusto, ganyan, makinahin mo, ganyan-ganyan. Sila yung locus. Okay, si Badger, sila yung madalas nakikinig kay Ann. Kasi nga, team player sila. Anong gagawin natin? Okay, gagawin natin ganito. Sige, ganito. Si Lizard, siya naman yung tanimik lang. Go-observe lang. Pero pag tinanong mo, may masasagot naman. Kasi nga, critical thinker sila. Pag binigyan mo, parari. Pag binigyan mo ng chocolate si Ann, ito ha, example na to. Pag binigyan mo ng chocolate cake si Ann, pag hindi niya gusto, sasabihin niya kagad sa'yo, ayoko nyo. Gusto ko mango cake. Yan. Kasi nga, straightforward siya. Pag binigyan mo naman ng chocolate cake si Locus, hi friend, thank you! Ganyan kagad, tapos ang dami na sasabihin sa'yo. Okay? Si Badger naman, pag binigyan mo ng chocolate cake, thank you, thank you. Kumbaga, napakakalma niya. Kalma lang. Pag si Lizard, pag binigyan mo ng cake, titingnan niya. Anong ingredient nito? Ano ba ito sa diet ko? Pasko ba siya? Kasi nga, nag-iisip muna siya bago niya gagawin yung isang bagay. Okay po ba? Sino kaya, sino ka doon natin? Pantay-pantay lang. Okay? Wala pong, for example, pag-add ka, hindi, kailangan natin tingnan ng mataas. Magkapa, pares-pares po tayo. And kailangan natin mag-turuman. And kailangan tayo mag? Mag-mahal. Okay po ba? May natutunan po ba tayo? Okay.